So mga kapatid, tayo po lahat ay tumayo para sa kagandahan sa pagbasa ng mga kasulatan. Ang ating pong batayang talata, mga kapatid, ay ating pong mababasa sa aklat po ng Mateo, chapter 22, verses 24 hanggang 25. Ang pinakamahalagang utos. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nila na nakahit ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila, nagdalubhasa at sa kautosang Hudyo, ang nagtanong kay Jesus upang sukutin ito. Guru, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautosan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Tinanong naman ni Jesus sa mga Pariseyong nagkakatipon doon, ano ang pagkakaalam ninyo tungkol sa Kristo? Kanino siya na? Kaya ikatid po sa kapila. Sabi ni Jesus, ngayon, bakit siya tinawag ni David na Panginoon nang nasa kanyang Espiritu? Ganito ang kanyang sinabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong makasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ngayon, kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paano masasabi na lang ang David ng Kristo? Isa man sa kanila ay walang nakasagot at mula nito ay wala na nanahas magtanong sa kanila. Tayo po'y pinipala ng Diyos ang manalig at babasa po natin ang bahagin nito ng kasulatan. So mga kapatid, paulit-ulit po ang ating pinag-aaralan
Kung bakit gano'n na lamang yung pagkainis ng mga Pariseo ng mga eskriba sa ating Panginoon Jesucristo. At ngayon naman po, mga kapatid, tinanong ulit nila si Jesus kung ano ang pinakamahalagang utos. Ayan. So kung ating pong babalikan ang kasaysayan ng Biblia, kapag tayo ang tinanong ano ang pinakamahalagang utos, ang unang po natin naisip, ano yung pinakamahalaga sa Ten Commandments? Tama po? Yun po yung naisip nyo, ano? Pero mga kapatid, kung pag-aaralan natin yung first five books sa Old Testament, makikita po natin na yung utos po sa Old Testament ay humigit po mula 613 commandments. Ayan. Kaya yung nagtanong doon, kung makapansin nyo, in-emphasize na siya ay galubahasa sa kautusan. Ayan. Galubahasa. Siya ay magaling mag-basa ng Biblia. Siya ay magaling mag-interpret. Kumbaga sa panahon natin, sila yung mga attorney. Ano ho? Sa panahon ng Biblia. So, tinanong nila si Jesus, ano ang pinakamahalagang utos? So, 613 na commandments, mga kapatid. Pero, kung ating mababasa, dalawa lamang yung sinagot ni Jesus. Ano po yun? So, Jesus goes right to the heart of the law by quoting the Deuteronomy 6:5. So, yun po yung Shema na tinatawag. So, ito po yung ating mababasa na love the Lord your God with all your heart, with all your heart and with all your soul. Ayan. So, dun po, sinentro ni Jesus yung pinakamahalagang utos, yung pagmamahal sa Diyos. Ano po? Yun po yung pinakamahalaga para sa ating Panginoon sa Kristo. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Tapos po, mga kapatid, pinagdaran po ito ni Jesus ng Leviticus 19 verse 18. So, kapag binasa niyo po yung Leviticus 19 verse 18, atin po mababasa yung pangalawang utos. Yung mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ayan. So, doon po, mga kapatid, umikot yung sagot ng ating Panginoon. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Pinapakita po nito, mga kapatid, ng ating pagmamahal sa Diyos, yung ating devotion sa Diyos, ay kinakailangan merong kaakibat. Ano po? Na nakikita ng mata. Kung baga, paano natin ituring yung ating kapwa? Paano natin pahalagahan yung ating kapwa katulad ng pagpapahalaga natin sa ating mga sarili? So, bakit kailangan ituro ng ating Panginoong Jesucristo yung ganitong salita? Dahil napapansin ng ating Panginoong Jesucristo na ang mga Pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan ay nakasentro lamang sa kanilang mga sarili. So, napaka-selfish ng interpretation nila sa Bible. Napaka-makasarili ng pagtingin nila sa pananampalataya. At ayun po ang nais pabuhin ng ating Panginoon Jesus. Na ang ating pananampalataya ay hindi lamang umiikot sa ating sarili. Bagkos ang ating pagmamahal sa Diyos ay ating mapapatunayan sa kung paano natin ibigin ang ating kapwa. So mga kapatid, mula po doon sa mga utos na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo, doon po natin makikita yung three-dimensional approach to faith. Ano po? Ano po yung three-dimensional approach to faith? Una-una, love of God. Pangalawa, love of neighbor. Pangalawa, love of self. Yan. Yung tatlong po ngayon, mga kapatid, sila po ay magkakaiba, pero hindi po natin sila pwede pagtiwalayin. Ayan. So, love of God, love of neighbor, and love of self are all intertwined, part of the same rule. Yan. So, iba-iba man sila, nagpupulin, pero sila po ay isang malaking picture na hindi po natin pwedeng pagtiwalayin. So, paano po natin makikita yung three-dimensional approach to faith? So, una, para hindi po natin makalimutan, upward at saka yung inward. So, ano po ibig sabihin ng upward, pagmamahal po natin sa Diyos? Ano po? Yung upward, pagmamahal natin sa ating kapwa, at pamuli, yung inward, pagmamahal natin sa ating sarili. So, mga kapatid, yung tatlong bagay na iyan, hindi po yan pwedeng lumamang ang isa.
Hindi po pwedeng humigit ang isa. Ano po? Kasi po, ang tatlong bagay na iyan, kumbaga sila ay 3-in-1. Ano po? Parang kape. Tamang timpla, mas masarap. Ano po? Parang tamang timpla, suwabe yung lasa. So, hindi pwedeng matapang yung pagmamahal natin sa sarili, hindi pwedeng mas matapang yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Pero nakakalimutan natin mahalin ng Diyos. So mga kapatid, ipinapaalala din po sa atin nito yung tinatawag na golden rule. Ayan, ano, naalala niyo yung golden rule? Kung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Ayan. So pinapaalala po ng focus na ito yung golden rule na kinagis na natin sa mula bata pa tayo. Ano, kung ayaw na naman natin, kung ayaw natin mangyari sa atin yung mga bagay nito, eh huwag din natin gawin sa ating kapwa. Napakasimple po mga kapatid, ngunit napakalalim. Napakasimple, ngunit napakalalim. Pangalawang bahagi po, mga kapatid, ng ating talata, dahil nagkakaroon niya ako ng exchange of ideas ang ating Panginoon Jesucristo at yung mga leaders ng panahon nila. Ngayon naman, ang ating Panginoon Jesucristo naman, nung nagtanong dito po sa verse 41, yan. Siya naman yung nagtanong sa mga tao. Sabi mo niya, tinanong naman ni Jesus ang mga Pariseyong nagkakatulungod. Ano ang pagkakaalam ninyo tungkol sa Kristo? Kanino siyang anak? Ayan. So maganda pong katanungan ito sa bawat isa sa atin. Ano? Ano nga ba yung pagkakilala natin sa ating Panginoon sa Kristo? Saan nga ba siya nagtulungod? So napakaganda ang katanungan mo. Tanong ni Jesus ito doon sa mga unang mananampalataya, pero ito rin po ay tinatanong ni Jesus sa atin sa mga panahon ito. Tayo po ba, mga kapatid, na lumaki sa iglesia ito ay lubos yung ating pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo? Balik po tayo sa ating talata. Nung tinanong ni Jesus sa mga Pariseo, ano ang pagkakaalam ninyo tungkol sa Kristo? Kanino siyang anak? King David po sa Dukila. Yan. So, sabi ni Jesus kung gayon, bakit siya tinawag ni David na Panginoon nang nasa kanyang Espiritu? Ganito ang kanyang sinabi. Mababasa po natin ito sa Psalm 110. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway. So, ano pong ibig sabihin ng mga talatang ito, mga kapatid? Ipinapakita po nito na yung iba ang pagkakilala ng mga Hudyo ng mga Pariseo sa kung sino ang parating na Mesiyas. Kung sino ang parating na Diyos na maghahango sa kanila mula sa kasalanan. Ayan. Kasi ang sagot nila, si Jesus o ang Mesiyas, ang Kristo, ay anak ni David. Pero nung tinanong sila, ni Jesus, nagbebat si Jesus, ang sabi ni Jesus, bakit tinawag ni David na Panginoon si Jesus kung anak na si Jesus? Bakit tinawag ng Panginoon? So, ibig sabihin po, mga kapatid, higit po doon dapat ang ating pagkakilala. Siya po ay galing sa labi ng David, pero hindi po siya anak ni David. Siya po ay anak ng Diyos. The Son of the Living God. Ayun po yung gusto ipakita ni Jesus sa mga Hudyo na hindi lang siya basta sa loob David. Siya ay Son of the Living God. Siya ay galing sa Ama. Siya ay sinugo ng Ama para patuloy tayo makaramdam kung ano nga ba ang tunay ng pag-ibig na sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Mga kapatid, ito rin po ang mensahe ng Reformation. The message of the Reformers is to proclaim the Lordship of Jesus as the greatest reformer of history and the holy head of the Christian Church. Ayan, gusto ko sa ating pagdiriwang ng Reformation Sunday, sa linggong ito, ipinapahiwatig po nito at ipinapaalala sa ating mga kapatid na wala pong higit sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang higit sa lahat. So ano pong relasyon nito doon sa three-dimensional approach to faith? Mga kapatid, kung minsan po kasi nagkakaroon po ng imbalance doon sa love of God, love of neighbor, and love
cellphone. Nagigingit po yung love of cellphone ng ating. Kaya, kapag nagigingit po yung pagmamahal natin sa ating sarili, nahihirapan na po tayong mas mahalin ng Diyos. Ganon din po ang ating kapwa. Ayan, tapos nahihigit yung love of self, mas ayun yung nakikita. Lalo na po sa mga panahon na to na nagpo-flourish po yung individualistic, individualism. Ano? Napatuloy tayong nananahan sa ating mga sarili kakayahan, sa ating mga sarili lakas. Totoo naman po na ang mga bagay na yan ay galoob ng Diyos sa amin. Ngunit wag din po natin kakalimutan, mga kapatid, na ang pinakamahalagang utos ay ang pagmamahal muna sa Diyos bago natin mahalin ang ating sarili. Doon po muna magsisimula pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, at ulan ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kaya po mga kapatid, tingnan po natin yung cross natin dito sa unahan. Meron po siyang dalawa. Isang pataas, isang pahala. Ano po ibig sabihin niya? Yung pataas po, tuturo sa pagmamahal natin sa Diyos, at yung pahala naman po ay tuturo kung paano natin dapat mahalin ang ating buhay. So mga kapatid, nais ni Jesus turuan ang mga leader ng community, ang mga paraseo, ang mga eskriba, na ang Diyos ay higit sa kanilang nalalaman. Huwag natin tingnan ang kanilang, huwag natin tingnan na higit ang ating mga sarili kesa kanino man. Ito rin ang paalala-ala sa ating mga kapatid sa araw nito, na tayong Diyos lamang ang nakakahigit sa ating lahat. Tayo bilang mga tao ay pantay-pantay sa harap at panlin ng ating Diyos. Kung minsan nga lang, mga kapatid, kung kumilos tayo bilang mga tao, parang higit pa tayo sa ating Diyos. Kaya po mga kapatid, ang paalala sa ating sa umaga nito, una po natin mahalin na higit sa higit ang Diyos. Ang sabi po, mga kapatid, sa verse 27, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-isip. Bakit po kaya ang sinabi? Bakit po kaya buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-isip? Bakit po kaya? Kasi yung tatlong bagay na ito, yung ating puso, yung ating pag-iisip, at yung ating kaluluwa ang siyang binubuo sa ating pagkatao. So, ang ibig sabihin po ng talata ito, mga kapatid, kung sino ka man, ang lahat-lahat sa iyo, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Mga kapatid, mga magulang, ito po ang nais ng Panginoon sa araw na ito na patuloy natin ibigin siya ng higit sa lahat. At ang ating pagmamahal sa ating kapwa ay ganun din po natin ituring ang ating mga sarili. Isang mapagpalang araw.